Hi guys, good morning. Pasok po kayo sa channel namin ni Papa Beats. Yan, nandito po kami sa labas ni Sia. At medyo tahimik na po kami dito kasi ayun, umalis na po yung dalawa naming estudyante at hinahatid pa ni Papa Beats. At natapos na din po ako sa mga iba kong gawain. Siyempre, alam niyo naman yung nanay maagang nagigising. Naghahanda ng mga baon nila. Siyempre, magluluto. So, bago po tayo makapagkape or makapag-almusal, siyempre, tapos na po yung trabaho natin sa umaga na kailangan trabahoin natin na hanggang makalis po yung mga estudyante po natin. Ayan. Siya, nag-almusal na yan sila ng Tito Jing niya. Tapos pagkatapos niyang mag-almusal, humingi po siya ng gatas. Hindi po niya nakakalimutan yung gatas na magpapak. Kahit siya kumain, talagang magpapapak ng gatas or Milo. So ako naman po ito. Breakfast muna tayo. Tutong. Yung tutong ng binaon ng mga bata. Sinadya kong patutungin kasi yun po yung kakainin ko tutong. At saka yung ulam po namin kagabi na is kabitsi at with kape po. Sarap kasi yung tutong pag mainit pa. Ayan, nandito na po si Papa Bits. Nakakadalawa po siya pabalik-balik paghatid kasi inuuna po si Sansan. Kailangan ni Sansan, mga 6:30 nandun na sa eskwelahan nila. Si Chrislyn naman, kahit mga 7:20, ihatid. Kasi yung klase nila po is nag-i-start 7:45. Motor ni Jing yung ginamit ni Papa Beats kanina. Kasi yung motor niya ayaw mag-start. Kasi umulan po kagabi. Nandyan lang po sa labas, naulanan siguro, nalamigan yung spark plug. Kaya ayaw umandar. Ngayon, itrinay na yan, umandar na po. So, medyo makulimlim yung panahon namin dito. Kasi kagabi umulan. Hanggang sa mga madaling araw, umulan po. Buti na lang ngayon, walang ulan. Pero yung ulan lang na hindi masyado. Parang ambon na kaulan. Bumili pala si Papa Beach ng tinapay. Tapos may cheese pa kami doon sa ref na sobra ng mag-spaghetti po ako sa birthday ni Papa Beach. Pinapahiwa-hiwa ko sa kanya para mapalaman nila ni Sia. Yan. Niwahiwa na. Okay. So guys, kain tayo. Ito na cheese roll daw. Tapos yung cheese roll. Yung cheese wala naman. Sabi ko doon sa tindera, ba ito may palaman? Oo, cheese daw. Kasi wala na yung yung wala namang cheese. Yung peanut ba na Peanut. Peanut bread. Marasa pende kuku. Wala yung manira di pende kuku. Busog ka pa, busog. Ayan. Tapos na po tayong kumain. Kape na naman. Tapos try natin po yung tinapay with cheese. Agoy. Pari naman cheese. Naubos din. Makulimlim ang panahon. Ang panahon. Gusto.
Nanganak na pala si Shaira. Apat yung anak ni Shaira. Nagbibihis ako noon, nakarinig po ako ng parang iyak ng pusa. Paglingon ko sa likod ko, tangay-tangay na po ni Shaira yung anak niya. Tapos tinawag ko si Jing. Jing, Jing, si Shaira nanganganak. Si Jing Niu. Balisa. Hindi alam kung anong gagawin. Binantayan niya, binantayan hanggang matapos manganak si Shaira kagabi. Iwan ko kasi, sabi niya, puro babae. No, yung unang anak, dalawa, mga babae. Tapos pinakain ko ngayon si Shaira. Ayaw pa niyang kumain. Doon po siya nakapisto sa silong ng isang lababo namin, yung dating lababo, doon po siya nakapisto. At parang matapang po si Shaira kasi kagabi hinahawakan ni Jing yung anak niya. Parang mangangagat po. Sabi ko kay siya at saka Christine, huwag kayong lalapit o hawakan yung anak ni Shaira kasi matapang ngayon si Shaira dahil bago pong panganak. Tapos kahit si Sibon, inaaway po niya pag pumapasok si Sibon, lumalapit sa kanya, inaaway po niya. Dito po naabutan si Shaira manganak kagabi. Tapos tinangay-tangay niya yung anak niya papunta dito sa loob. Hala! Nag-anak pa siguro yung Shaira. Ayan, nag-anak pa siguro. Nag-anak ka pa, Shaira? Hindi pa yata tapos si Shaira, mga anak. Oh! Nag-anak ka pa, Shaira? Yan, dito po siya nakapwisto. Tapos, yan, nilagyan po namin ng ito. Tapos kinukuha po niya. Gusto niya dyan sa sahig. Shaira, nanganak ka pa? Ayaw kong hawakan si Shaira kasi nangangagat po siya. Nangangagat. Nangangagat niya. Malinis po itong mga pampunas. Mga punas nila to, mga bagong laba ko yan. Ginamit namin sa kanya kagabi, tapos tinatanggal po niya. Gusto lang po niya dyan sa sahig. Buhat daw, Shaira. Shaira! Shaira! Madungis kasi ayaw paliguan ni Jing nung yung hindi pa nanganganak dahil bawal daw. Ayaw tamak-tamak dida kayo. Bayan niyo matamakan. Umiiyak yung anak niya kasi hindi yata nakakadidito dahil yung didi ni Shaira natatabunan po ng balahib. At si Shaira hindi rin kumain ng mabuti. Ayan. Kanin yung pinakain ko, nilagyan ko po ng gatas at saka inanuhan ko ng isda. Ayan. Nakatulog na sila. Ginagawang unan lang ni Shaira yung yung trapo. Nagising. Nakabaksin naman si Labon at Shaira. Siyempre aso, parang natatakot kang makagat. Nakabaksin naman po yan sila.
Hindi naman siguro yata makaka delikado makakagat, pero nakakatakot lang. Aso pa rin sila. Matapang si ano, si Shera. Matapang po siya na nanganak. Kahit nung buntis pa siya, na ano na namin po, na kikita na parang matapang na po siya, kasi yung dalawang tuta dito, pag nakikita niya, inaano niya, kinakagat, hinahablot. Tapos, ginaganon-ganon. Yeah. Ayan. Masyado, wala tayong masyadong ginagawa ngayon. Parang nakakaramdam po ako ng antok. Pero, hindi naman po tayo makatulog. Si Papa Bis naman, ayan, meron po siyang ginawa, nag-mechanics muna si Papa Bits. Ayan, nagmi-mekaniko si Papa Bits. Yung ano ni si yalaruan na parang motor-motor. Naka-battery po yan, tapos hindi na po gumana yung dating battery, tapos binilhan po ni Papa Bits, pero ayaw umandar. Ayan, inano po niya, in-overhaul. Tiningnan niya po yung ano, yung sira kong asan. Alaga. Yan po yung ano ni Papa Bits, skill, yung mag-mekaniko, mag-welding, maggawa ng mga kung ano-ano dyan na wini-welding. Hindi po siya sanay sa mga gawaing bahay. Ang skill lang po niya yung trabaho niya dati. Kasi trabaho ni Papa Bits noon is maintenance po siya ng isang kumpanya. Body welder po siya. Tapos noon po, nagkaroon din po kami ng sariling shop sa amin nung maluwag pa yung lugar doon sa aming tinitirahan. Wala pang gaanong mga bahay. Ngayon, wala na pong space. Space lang yung ano, yung madadaanan, parang pathway. Pero lalo na po doon sa ano, sa lugar po namin, dikit-dikit na po yung ano namin, yung mga bahay po, bahay namin, ha. Nakikita nyo naman kung gaano kadikit, kasi yung bahay ko at saka kahit titulog, bungbong lang po yung pagitan. Tapos sa mga kapatid ko, so wala na pong space. Nagkaroon din po ng shop kami noon, mga siguro nag-aral pa si Jing, mga elementary. Naggagawa po si Papa Bits ng chassis. Chassis ano? Naggagawa po si Papa Bits ng chassis, mga tambutso, anong klaseng tambutso po, kahit anong klase. Tapos marami po yung nagpapagawa po kay Papa Bits noon na pinagpupunta sa bahay. Meron naman po siyang gamit noon na na-wash out po ng Magyolanda. Saka ano, pakyawan si Papa Bits, noon. Marami pong nagkukuha sa kanya ng pakyaw pag-repair ng mga kahit anong pong mga sasakyan. Jeep, pampasayeros, mga kahit anong equipment na re-repairin, mga body. Yun po yung skill niya. Tapos, dyan po din natuto si Pix Vlog. Tapos, si Japon at saka si Ronald naman, marunong din naman po mag-welding. Pero, hindi kagaya ng, yung kaya ni Papa Bits at saka ni Pix Vlog. Mag-welding, okay lang. Mga grills, kaya ni Ronald at saka ni Japon. Pero si Japon, yung ano po niya at saka ni Ronald, yung skill nila, mas beat po nila yung plumber. Kasi yung amo ko na lalaki, plumber, naging tauhan po sila. Yung trabaho po ngayon ni Japon, nasa city engineer po. Ano po siya? Plumber din. Plumber. Yung paglilinya ng... Basta alam nyo na po kung anong trabaho sa plumber.
Yun po yung trabaho ni ano ni Japon. Tapos si Ronald naman pa extra kasi nag-aaral po siya. Pag wala po siyang klase, kasi nag-aaral si Ronald ng ALS. Yung klase po niya is Friday, Thursday to dalawang araw lang, Huwebes, Biyernes. Yung klase po niya. Tapos kung wala po siyang klase na may pinapa-extra doon sa tinatrabuhan ng kuya niya, si Ronald yung tinatawag. Kahit yung pagwawirings po, alam ni Papa Bits, pero hindi naman pwede na ikaw lang, alibawa dito sa bahay, ikaw lang yung magwawiring. Katulad dito, yung kontador namin is ililipat palabas. Pwedeng-pwede po si Papa Bits yung gumawa, pero bawal. Baka tayo maano ng ano, taga Cebu. Baka mamultahan po tayo. Pero kayang-kaya naman po ni Papa Bits yung mag-wiring at maglipat ng kontador. Hindi naman pwede kasi dapat taga Cebu yung gumawa nun. Ayan, speaker pala yung ano, yung sira ng ano ni laruan ni Sia. Kasi si Sia, pag ginagamit tong laruan niya, pinupukpok yung ano, pinakatelepono. Ayan, nasira yung speaker. Umiilaw naman po siya, pero hindi na po siya tumutunog. Speaker daw yung sira. Ayan, mamawalin. Sinira na ni Sia yung laruan niya. Ayaw na gumana. Di na tumutunog. Hindi na po siya makakontak ng hilo-hilo. So, ayan po guys, for today's video, ayan po. Naikwento ko na lahat sa inyo kung ano po kung kaganapan. Ngayon, umaga pa lang. So, magbabay-bye muna po ako para mga pag-relax. Bye-bye! And don't forget to subscribe po sa channel bye-bye. Namin ni Papa Bits. Yung hindi pa nakapag-subscribe, yung bago pa lang na nanonood, please subscribe na po kayo. At sa mga bagong subscriber ko, salamat, shout out sa inyo. At sa bago ko ding followers, salamat din po sa inyo. At syempre, yung mga viewers ko, silent viewer, and thank you po sa inyong lahat sa hindi pag-i-skip na videos ko. God bless you all. Ingat tayo palagi. Sana okay lang po ang lahat. Happy lang. Ayan po guys, bye-bye muna. Parang naninikit na yung mata ko. Bye-bye muna sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.